What's up mga kaipak? Ngayong araw ipapakilala ko sa inyo ang Aegis Solo by Geekwave. What's up mga kaipak? Welcome back to my channel at yung mga bago sa channel ko, make sure na mag-subscribe kayo at hit nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong pang video. So for today's video, ipapakilala ko sa inyo ang Aegis Solo by Geekvape. So ngayon, masyado siya kasi siyang trending ngayon, tsaka marami talagang bumibili. So bumili na rin ako kanina lang, so bagong-bago lang to. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung laman ng box. Baba muna natin, tapos babalik ko yung camera sa akin. Kung anong palagay ko dito sa bagong version ng Aegis by Geekvape, okay? Tapos para sa mga legit subscriber ko na sumusuporta talaga sa akin, tapusin nyo tong video na to dahil may sasabihin ako sa inyo. Mamadaliin ko lang ngayon para kasi sa mga tao na nandito para sa review ng Solo. Check na natin yung laman ng box. So, ito na yung box ng Aegis Solo natin. Nakalagay sa harap, Ultra Durability Super Mesh powered by ASChip. Tapos, check natin mga gilid. Ayan, naka-Aegis Solo, nakalagay. Tapos, mga social account ng Geekvape. Then, dito sa likod, may kita yung laman ng box natin. So, pwede nyo i-post yan din. Ito, onting specs. Post nyo na lang para basahin nyo. So, diretso na tayo sa loob ng box. So, ayan, katulad ng dati, yung mga gawa nila, meron siyang seal. Siyempre, na-open ko na siya. So, dito nakalagay yung mod natin. Check natin yung ilalim. Bali, ito yung nasa ilalim ng ano natin. Sa may ilalim na nalagyan ng mod niya. So, nandun yung manual. So, yan yung mga card niya. 20 seat. Ayan. So, tabi na natin yan. Check naman natin yung laman ng sa gilid. So, ayun. So, ayan, meron tayong USB cord. Then, ito. Ito, meron silang libreng 3mm guide to eh, sa palagay ko, kasi saktong-sakto yung sukat niya, hindi naman siya screw kasi wala siyang ano, wala siyang thread. Tapos ito, ito yung spare niya dun sa ano, sa bukasan ng USB port niya. Mamaya papakita ko sa inyo. So yun lang laman ang box natin. So ito na yung vape natin, check niyo siya. So ang napili kong kulay is gunmetal, tapos ayan, camouflage siya. So, pag bibili naman kayo, kung ano yung nakalagay dito sa harap na picture, yun din mismo yan. Katulad ng sabi ko kanina. Tapos, ang height niya, 8.6.4mm. Then, width is 41.2. Then, 31.5 tong sa, ano, sa ibabaw. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo, ganun pa rin yung, para siyang katulad halos dun sa, ano, sa Aegis pa rin, rubber siya. Rubber silicone tong ano, nasa katawan. Then sobrang tight lahat. Then ito, makikita niyo sa gilid, ito yung saksakan niya ng USB. Ayan, mapapansin niyo, mataba talaga yung ano niyo, makapal yung rubber niya. So meron siyang spare dun sa box, yung nakita natin kanina. Tapos dito sa ibabaw niya, kahit hanggang 25mm ang ilagay mo na atomizer, pasok naman. Hindi pa rin siya lalampas dito sa pinaka-base niya. Tapos ayan, ayan ang pinaka-size niya, maliit lang. Lagayin natin ang battery sa ilalim pa rin. Kailangan mo lang itong buksan, tapos ikot mo siya. Ayan. So, nakalagay dito, negative. Tapos ayaw ko lang, may kita sa camera ko. Meron siyang logo sa loob na positive. So, lagyan natin siya ng battery. Ito, medyo kailangan i-push mo siya konti bago mo iikot. Tapos, ma-recommend ko huwag yung isasagad ng ano to. Sobrang sikip. Kasi minsan, yun yung naging issue dati sa ano eh, sa naunang Aegis, na kapag ka, sobrang higpit ng pagkakasara mo nito, yung tendency, yung positive part ng battery, lumulubog siya. So, yun lang. Tapos, pagka i-on natin siya, 5 clicks pa rin. Yan. Then kung gusto mo i-adjust yung ano niya, yung brightness niya, hold mo yung power button. Pag down, syempre going down. So, check natin. Ayan. Ayan yung brightness natin. So, pag-up nyo, up tsaka power button.
Ay, wala kasi siyang ano eh. Ayan. 100% na ulit siya. Tapos, ayan, lagyan muna natin ang atomizer para hindi nagugulo yung ano. Nga pala itong gamit ko, Temis RTA. Top airflow siya. Tapos ayan, pag naglagay ka ng atomizer, magtatanong siya kung new or old. Click mo lang lagi yun new. Tapos yung gumagalaw sa screen, normally, yung gumagalaw sa screen, hindi naman talaga siya ganun. Kumbaga sa camera lang yan. So, syempre, katulad sa usual na ano, na variable up and down ang wattage natin. Pagkababaguhin nyo, maroon siyang temp control, 3 clicks sa power button. 1, 2, 3. Ayan. Tapos, yan, lipat-lipat mo lang. TC, NI, nickel. Temp control, stainless steel. Temp control, titanium. So, yan, gagamitin nyo lang yan kung ganun yung gamit yung wire. Ayan, TC, TCR. Meron kang option dito na VPC. So, ito naman yung parang meron siyang diagram na flow ng ano, ng wattage. So, halimbawa yan, isa-set mo yung P1, yun yung unang dot. So, pagka-fire mo, sa unang segundo, 40 watts siya. Sa pangalawang segundo, 30 watts. Pababa ng pababa. So, kung ayaw mo na magamitin yan, bumuli ka na lang sa power. So, 3 clicks mo ulit. Ayan. Tapos, meron siyang bypass mode. Ang bypass mode, para siyang ano, para siyang full mic na single butt. So, ngayon, gamitin natin is yung power mode lang. Ayan. Ayan, pagka may napili ka, pag kinlik mo to, pwede mong ilock yung resistance mo. Then, pwede mo tong i-reset yung puff count mo. Ayan, na-reset ko na siya. Then, hold mo lang pagka may napili ka na. Nga pala guys, nakalimutan ko banggitin. Ang battery niya is 18650. Single battery lang siya. Akala ko nung una kasi, 2700 ang gagamitin nila dito. Pero yun nga, 18650. Then, ang maximum wattage natin is 100. Then, ang minimum is 5 watts. Then, yung lowest resistance na kaya i-fire netong AG Solo is 0.05. Sobrang baba na nun ha. Pero yun yung lowest na kaya niyang i-fire, then maximum is 3 ohms. Balikan ko lang pala to. Ayan, makikita nyo yung 510 pin niya. May spring siya. Spring loaded siya, so napakaganda. So, yun na lang siguro. Balik ko na yung camera sa atin. So, ayan. Para sa akin, sobrang solid siya. Compact na compact yung pagkakagawa. Then, ito talaga yung wini-wish ko na gawin ng ano, ng AG sa totoo lang. Kasi yung unang nilabas ng AGs, ang laki, di ba? Tapos sinunod nila yung Aegis Legend na dinuwal ng 18650. So malaki pa din. So sabi ko ayoko. Lumabas yung Aegis Mini. Ang ayoko naman, built-in battery. So hanggang nilabas nila itong Aegis Solo na sobrang handy siya. Ayan, makikita nyo. Sakto lang siya sa kamay ko. And mas mukha siyang malaki sa video eh. Pero sa personal, maliit lang talaga siya. So para sa akin, thumbs up na thumbs up to. Ito yung hinihiling ko. Sa hindi nakakaalam, ang Aegis Solo is shockproof, waterproof, dustproof, lahat ng proof yan, meron dito yan. Pero hindi yun dahilan para subukin natin to sa tubig o para pasagasaan, no? Kasi ginawa yung features na yon para maingatan yung mod natin sa aksidenteng malaglag siya sa tubig, aksidente na magsak. Yun ang main purpose niya, pero hindi para pasagasaan, okay? Kaya hindi ko to pasasagasaan. So, ang masasabi ko lang talaga dito sa Aegis Solo, palagay ko, pinakinggan nila lahat ng mga feedback sa kanila ng tao. Kaya ito yung perfect na gawa ng Aegis para sa akin, compare dun sa iba. Dahil nalalakihan ako, ayoko sa medyo malaki, mga bulky masyado na mod eh. So, ito, saktong-sakto lang. Single battery. So, ayan guys, para sa mga magtatanong kung magkano ang bili ko dito, ang pagkakabili ko lang is 1,600. Wala siyang kasamang atomizer. Meron ka kasing makikita na Aegis Solo na meron siyang kasama na atomizer, minsan tank or minsan drip type. So, ang price range nito is 1,600 hanggang 2,000. Depende na lang sa bibilan nyo. Sa mga tao na mahilig sa mga handy na vape katulad ko, so perfect talaga to para sa inyo. Ipapakita ko ngayon yung mga nagpapa-shoutout sa akin. So ayan, eto sila. Sila yung mga tao na tumapos ng video ko
yung huli kong upload. So para sa mga magpapa-shoutout, mag-send kayo ng picture sa akin kasi gusto ko na makita rin kayo dito sa channel ko. Mag-send kayo ng picture niya sa akin na nagbe-vape kayo. Tapos, kung kaya niya i-edit, lagyan niyo na ng pangalan niyo. Then, isend niyo sa Facebook fan page ko. Ilalagay ko na lang sa description box sa baba. So, yun lang. At maraming maraming salamat sa lahat. Happy 1,000 subscriber nga pala. So, sama na siya. Yun lang. Bye.